Doon kasi sa nauna kong video about the YouTube setup, ang ginagamit kong audio doon is itong lapel mic. Then, nagpalit kami ng mic gawa nung kung napanood niyo yung aming channel trailer, dahil ang setup kasi namin noon ay dalawa kaming mag-asawa na magsasalita. Hindi namin pwede gamitin itong lapel mic dahil mag-isa lang siya. Kaya, kaya bumili kami ng wireless mic na pang dalawahan. Ngayon, bibigyan ko na lang kayo ng comparison kung alin yung mas magandang gamitin para magkaroon kayo ng idea, lalo na dun sa mga nag-uumpisa pa lang, kung maganda bang gamitin itong wired mic o kaya yung wireless, ano yung magiging kanilang disadvantage o advantages pagka ginamit nito. Una, itong wired mic na lapel ay mura lang siya compare nitong wireless mic. Kasi ito, nabili ko lang ng nasa 150. Samantala, itong wireless mic, kung bibilin mo dalawa, nasa 300 plus. Then, yung kung isa lang, kasi pwede mo siyang bilhin isa lang, nasa 200 plus lang siya. Kung gusto nyo to, itong mic na to, na wireless mic, ilalagay ko sa description yung link para matingnan nyo o macheck nyo mismo. At na-try ko na kasi. Maganda siya yung kanyang audio. Kasi itong, nung gamit ko ito, itong wala siyang clip. Ayan, bagay 150 lang. Kaya wala talaga siyang clip. Samantala ito, kagaya nito, dito, naikiklip ko siya. Ayan, may clip siya. Pero alam ko mayroong mga wired mic naman na medyo mas mataas yung presyo nito. May nakikita akong meron talaga siyang clip din. Yan, kaso yung nabili ko, wala nga siyang clip. Dahil nung magre-record na kami ng video noon, as in, madalian na lang. Dahil yung aming gamit nga na condenser mic, hindi pala gumagana. Kaya naghanap kami ng pwedeng mic na magamit. Ito yung nabili namin una, yung wired mic. Eh, wala nga siyang clip. Ngayon, pag ito naman ang gamit mo, ito ah, sa experience ko, hindi ko lang alam yung ibang mga wired na lapel mic, kasi nung ginamit ko to, meron siyang ugong. Maaring pagka pinapakinggan mo yung audio ko, dun sa mga una kong mga video, kasi ito yung gamit ko, wala na siyang ugong. Malinis na siya kasi na-denoise na yon. As in matagal, i-denoise yung mga 10 minutes ko na video, 13 minutes yung mga ina-upload ko ngayon sa aming channel, nasa isang oras bago ma-denoise yung isang buong video na. Di ko lang alam kung may lapel mic kasi ito, na-experience ko, meron talaga siyang ugong. Baka yung mga mas mamahali nito, oo, yung mga mas mamahali nito, eh, walang ugong. At itong wired mic, syempre, wired siya, ikakabit talaga to dun sa cellphone mo. Kaso, itong haba nitong nabili ko is nasa 1.5 metro lang siya. Pero abot naman siya nung ginagamit ko to, pagka nilalagay ko dun sa ano, ayan o. Diba, dati nakalagay lang to dito sa aking ano, abot naman siya. Pero alam ko merong mas mahaba pa nitong mga wired mic na binebenta na kahit malayo po pwede. Ito namang wireless, syempre wireless siya, kaya wala nang hassle yung layo, pero hanggang ano lang siya, nakalagay dun sa box na nabili namin, 10 metro lang siya. Pero kung nagaganito ka, kung head ka lang o kaya nagbablog ka, wala namang as in malayong-malayo na nagsasalita ka, mapipick up siya. Tinesting namin to, yung mic nandun sa kabilang kwarto, din yung isa, nung nagsasalita ako, nandito ako sa kabilang kwarto, abot pa rin siya. Kaya kung meron kayong budget na sinasa 300 to, mas
doble sa presyo nitong wired mic. Pero sulit ka na. Eh bakit ako nagdadaldal pa tungkol dito sa mic na to kung tutusin? Diba? Kung ano lang, mura lang siya. Mayroon pang mga mamahaling mic na pwede mong mabili. Ang punto ko lang dito is mas maganda na malinaw yung audio mo na naririnig ng viewer. Yung talaga yung pinaka-importante sa video. Maaring pwede pang pagbigyan yung quality mo eh. Kasi ngayon, ang gamit namin is yung cellphone lang namin. Pero kung halimbawa, cellphone na nga yung gamit, medyo low quality na siya. Hindi naman low kasi may mga cellphone ngayon. Talagang matataas na yung kanyang specs ng camera eh. Malinaw mo na talagang mapapanood. Pero pagka sa audio, garalgal, hindi malinaw na maintindihan, maingay yung background. Wala, kahit malinaw pa yung video, pag sa audio hindi malinaw, hindi mo pagtsatsagaan yun. Once na mag-content kayo, i-priority nyo yung audio. Kung malinaw, mapawired man siya o mapawireless siya, see to it na yung audio mo napapakinggan ka ng maayos o naintindihan ka. After all, kaya ka nagsasalita para maipaintindi o yung content mo, yung value na gusto mong maiparating sa kanila, maintindihan ng iyong mga viewer. Kung may nakukuha kang value dito sa mga pinagsasabi ko tungkol sa mic o sa mga iba pa po naming content dito sa aming channel, ay pwede kang mag-like, syempre, kaya i-share mo tong video ito para dun sa mga content creator na magkaroon din sila ng idea about sa audio at higit sa lahat, mag-subscribe.